Hi guys, good morning! Kakagising ko lang po guys. So wala pa po akong hilamos, wala pa po akong tuta. So ngayon guys, ay may gagawin po akong vlog. Ang vlog ko po ngayon ay yung paano po magluto ng afritada. Kasi guys, kung hindi po natatanong, ay mahilig po ako magluto. At anong butahe po naluluto ko po. Mamaya guys, samahan niyo po ako magluto at papakita ko sa inyo. Pero bago yan guys, gugas muna ako ng pinggan. Kasi may kalat dito sa kusina. So hindi ko nagugas ng kagabi dahil inantok na ako. After ko dito magugas, samahan niyo po ako bumili ng pangrikado, yung patatas, carrot, tapos magdadagdag tayo. Kasi may manok dito, magdadagdag pa tayo ng kahit kalahating kilo. Pang dinner na rin. At magbibigay po ako dun sa kabilang bahay namin. Taposin ko muna yung pag-ugas ko. Tapos samahan niyo po ako bumili ng pangrikado. So, bye guys! So, ayun guys, pupunta na po ngayon sa Talipapa para bumili ng pangrikado sa Mechado or Afritada. Pamili lang guys sa dalawa. Pagdating natin doon guys, papakita ko sa inyo anong bibiliin ko. Ayun guys, so dito ako nabili ng mga vegetable. Tapos dito naman sa kabila, dito ako bumibili ng isda. So, dito yung mga suki ko guys. So, bibili ko ngayon yung pangrikado sa Afritada. Ate, magkano ang bili na ba? Ito, bibili tayo ng ilang pirasong patatas lang, mga kabitin dalawa. Pero yung maliliit lang para medyo tipid, tapos tiwain na lang ng maliliit. Dadag tayo ng kahit kalahating kilong manok lang kasi magbibigay ako dun sa kabilang bahay namin. Sa kabila ko na ano? Ano naman ito? Kasi ate, dito ako nabili ng mga vegetables sa mga meat. Dito ako lang, this okay ko talaga. Kasi dati po, kung natatandaan nyo, yung market namin dati, nasa doon sa wet and dry Golden City. Pero ngayon, hindi na siya wet and dry. Ngayon, ano na siya, save more. Dito yung mga dating binibila namin sa palengke dati. So, dito na sila nakapit. Dito ako madalas bumibili ng meat. Hey, hi ka sa Balagpate. Hello. Magkano lahat? 177. Salamat nila. So guys, dito naman tayo sa bilihan mga isda. Kasi dito fresh lagi yung mga isda ni ate. So okay ko rin sa guys. Thank you! So ayun guys, ito na po yung napabili ko today. So budget natin ngayon is 300 pesos. So nakabili tayo ng dalawa. Bawi na rin kami guys, so mamaya na lang pagdating namin sa bahay. Papakita ko sa inyo pagluluto ko guys. So, bye-bye! So, ayun guys, nandito na po tayo sa bahay. Magpalit na rin muna po ako ng damit dahil pawis na pawis po ako kanina. So, ito po yung mga ingredients natin sa pagluluto ng chicken afritada. At nakapag-iwan na rin po ako ng bawang, sibuyas, tapos iniwan ko na rin po yung carrot, saka yung patatas, tapos itong bell pepper. Tapos, ito naman guys, ito yung chunks pineapple. Ito naman po. Kung gusto niyo ilagyan ng chunks pineapple, okay lang po. Pero pag ayaw nyo lang po, okay lang din po. Kasi ako po, iba din po kasi, naglalagay sila ng sugar. Pero po, ako ginagawa ko kasi, gusto ko kasi dito sa afritada, sweet and spicy. So ako ginagawa ko po, hindi na po ako naglalagay ng sugar. Ang nilagay ko lang po is chunks pineapple. Kasi ito medyo manamis na mista rin po siya. So ngayon guys, medyo mainit na po ang ating kawali. Talagyan natin ng mantika. Pwede rin po kayo gumamit ng butter dito or olive oil. Depende po sa inyo kung anong gagamitin yung mantika. So guys, mainit na po ang ating kawali. So unang lalagyan natin ay bawang. Hintayin natin siyang mag-brown bago natin ilagay ang sibuyas. Much better guys, isang kutsyo natin itong sibuyas at bawang. Matanggal yung lansa ng manok. Pero kasi ang ginawa ko guys, pinakulong ko muna yung manok. Pagkakas ako nagluluto ng manok or pag-adobo ako, saka pork, ang ginagawa ko kasi, kinapakulong ko muna bago ko sila lutuin. As long as madali siyang lutuin na, para matanggal na rin yung lansa ng manok. Yan guys, medyo brown-brown na siya. Yan. So, pwede na natin ilagay ang sibuyas.
yung paghiwa ko guys ng sibuyas, hindi siya masyadong maliit. Kasi ako guys talaga, ever since kasi, since high school, hindi ako magluto. Kasi natuto akong magluto sa mama ko, tinuruan na. Pero parang doon ako nagmana sa mama ko eh. Although lahat kami magkakapatid marunong magluto. So dati, tinitingnan ko lang siya, tumutulong ako sa paghihiwa ng mga lutuin niya. Tapos nakikita ko kung paano siya magluto. Hanggang sa yun, na-adapt ko yung mga ginagawa niya. So, ako na ngayon nagluto. Pag may occasion sa amin, ako rin kung madalas nagluto sa amin. So guys, nakikita nyo, medyo brown yung bawang. Manok na pinakulang ko kanina. Ayun guys, hulog na natin. Pasensya guys sa kusina namin at hindi siya ganun sa ice. Kapag medyo brown na siya guys, lagyan natin ng tubig. Ito yung tubig natin guys, ready muna natin. Tapos pala guys, yung sa iba kasi, yung iba kasi ang ginagawa dito sa carrot, saka dito sa patatas, pinipirito na muna nila, tapos after nun, ilalagay nila sa ano. Pero ako kasi, ang ginagawa ko kasi, para less tayo sa oil, ang ginagawa ko, sinasabay ko na dito, pag medyo kumulukulo na yung manok, yung sabaw ng manok, hinuhulog ko na siya. So guys, medyo barang-barang na siya. Kasi na natin lagay yung tubig. Yung iba kasi guys, ang ginagawa nila, yung unang pakulo ng manok, kailangan nila yung sinasabaw nila. Pero ako kasi, tinatapong ko kasi nilalansahan ako. Pero optional naman din yung iba. Pag kumukulo-kulo na siya, pwede na natin lagay itong carrot saka yung patatas. So, ayun guys, nakita nyo naman, kumukulo na po ang ating manok. So, ngayon, ilalagay na natin yung carrot saka yung patatas. So guys, pasensya na sa aking kalutuan at hindi naman kagandahan. Kasi after nito guys, pag medyo malambot na yung patatas saka yung carrot, pwede na natin lagyan yung tomato sauce. Pero i-drain muna natin siya ng konti. So hintayin muna natin siyang lumambot at tatakpan muna natin siya ng bahagya. Yan. So ayun guys, kumukulo na po ang ating kasabuan. So ngayon guys, lalagyan na natin ang ating Del Monte Original Style Tomato Sauce. Pwede din pala kayong maglagay ng tomato paste. Pero ako naman kasi, bihira lang ako naglalagay ng tomato paste. After ito guys, pag medyo malapot-lapot na siya, pwede na natin ilagay yung bell pepper. Tapos huli na natin ilagay yung chunks pineapple. So i-drain muna natin siya ng bahagya. Kasi guys, talaga ako, mahilig talaga ako magluto. Marunong ako magluto, marunong ako maglaba, maglinis. Love life na lang guys yung kulang sa akin. Kaya bigyan niyo po ako ng love life. Baka naman ko dyan. Ayun guys, kumukulo na naman siya. Ha, medyo na-drain na siya. So, ilagay muna natin itong bell pepper muna. Ayan. Ang bell pepper naman po yan, papapagawa ko ng ulam saka pang-spicy. Ilagay na rin tayo ng magic, sarap. Ping, 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 ping. So, may sound effect na po yun. Ayan rin ating kumulo. Medyo malambot ng ating carrot guys. So, pwede na natin ilagay itong chunks pineapple. So, ulitin ko guys ha. Ito, optional na naman to paglagay ng chunks pineapple. Kung gusto nyo pong lagyan ng chunks pineapple, pwede po. Pero pag hindi, okay lang din po. Kasi optional naman din po siya. So, mga 5 minutes na lang guys, luto na to. So, ayun guys, luto na ating chicken afritada. Nagsasali ko na sa lalagyan. So ayun guys, ito na po ang aking nilutong chicken afritada. Ganun na po siya kadali sa pagluto ng chicken afritada. After ito, kakain muna po kami. Tapos magdadala po ako ng aking niluto sa mama ko po. So samahan niyo po ako mamaya sa kabilang bahay namin at papakita ko po yung isang bahay namin sa kabila. A few moments later. So ayun guys, papunta na po tayo sa kabilang bahay namin. Ito na po yung niluto kong chicken afritada. So sakto naman pala guys. Paglabas namin ng bahay, tumawag yung Lazada, ito, dagdag bitbitin siya. Masarap din dito tumira kasi tahimik din. Kung matatanong nyo lang kung bakit hindi ako dito nag-stay, mas gusto ko dun sa amin kasi maraming puno. Pero minsan din, pumupunta rin ako dito sa bahay namin dito sa kabila. So, ito po yung bahay namin guys. Hindi naman
ng daan, pero tahimik dito, guys. So, di ka guys, pasok tayo. Guys, nandito na po tayo sa bahay namin. Nahatid ko na po kay Mama yung luto kong ulam. Napakita ko na sa inyo yung magluluto pa rin. At dito na po magtatapos ang aking vlog, guys. Like and share po at mag-subscribe sa aking channel. So, maraming salamat po ulit sa inyo, guys. Bye-bye!